Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa pinakadulong istasyon ng LRT Line 2, ang Antipolo Station. Ang video natin today ay magbibigay tayo ng latest update tungkol sa dalawang proposed extension project ng LRT Line 2, ang West Extension at isa pang bagong East Extension. So ayan guys, makikita naman natin dito ang bagong istasyon dito sa Antipolo na bahagi ng East Extension kung saan dalawang bagong istasyon ang itinayo. Isa na nga itong Antipolo Station at isa pang istasyon sa border ng Marikina at Pasig. Kung babalikan natin, noong naging operational na ang dalawang bagong istasyon dito sa Antipolo at Marikina, nagkaroon ulit ng bagong proposal na i-extend pa itong pinakadulong istasyon ng LRT Line 2 papunta doon sa iba pang bahagi ng Antipolo City. At ito nga itinawag na Cogeo Extension Project. Ayon pa sa proposal, tatlong bagong istasyon ang itatayo hanggang sa Cogeo Antipolo. So ano ng latest update tungkol sa Cogeo Extension Project? Sa kasalukuyan ay patuloy pa na ongoing ang feasibility study na ginagawa para sa extension project na yan. Ayon pa sa LRTA, naantay nila na matapos ang feasibility study para sa LRT Line 2 Cogeo Extension Project. Kapag naging positibo ang naging resulta sa ginagawang feasibility study, tatlong bagong istasyon ang madadagdag sa LRT Line 2 at ito ay itatayo sa iba't ibang area sa Antipolo City. Abangan na lang natin sa mga susunod na buwan kung ano ang magiging resulta sa ginagawang feasibility study para sa LRT Line 2 Cogeo East Extension Project. Alam naman siguro nating lahat na may mas nauna pang proposal na extension sa LRT Line 2, ang West Extension Project. So ano na nga ba nangyari sa proposal na yon at bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naitatayo ang proyekto na yan? Ngayong 2023, ayon pa sa LRTA, ang namamahala sa LRT Line 2, ang totoong dahilan kung bakit delayed ang West Extension Project dahil sa kakulangan sa pondo. Walang budget na gagamitin para sa pagtatayo ng tatlong bagong istasyon para sa West Extension Project. So ayan guys, nandito tayo sa may Tutuban sa Manila. Dito dadaan ang West Extension Project kung saan tatlong bagong istasyon ang itatayo. Isa dito malapit sa Tutuban Center, isa sa Divisoria, at isa sa Pier 4. Ayon pa sa Department of Transportation, matagal nang natapos ang feasibility study, pati na ang plan at technical design para sa itatayong mga istasyon. Lahat ng kinakailangang documents ay kumpleto na. Ang kulang na lang talaga ay pondo na gagamitin sa pagtatayo ng tatlong bagong istasyon dito sa Maynila. So ayan guys, makikita naman natin, ito yung pinakadulo ng LRT Line 2. Dito yan sa may Recto Avenue sa Maynila. Dito magsisimula ang West Extension Project papunta sa Tutuban, Divisoria at Pier 4. Magkano nga ba ang kailangan para sa West Extension Project? Ayon pa sa Department of Transportation, kailangan ng at least 10 billion pesos na pondo
para sa itatayong tatlong mga istasyon dito sa Maynila. Hindi pa kasali sa 10 billion ang tatlo pang bagong istasyon na itatayo naman sa Antipolo City na bahagi ng Cogeo Extension Project. Ayon pa sa LRTA, nasa 1.7 billion pesos pa lang ang hawak nilang pondo at kulang pa ito ng at least 9 billion pesos para maitayo ang tatlong bagong istasyon sa West Extension Project. Matagal na ang proyektong ito noon pang nakaraang Duterte administration. Ipinakita na nga noon ang disenyo ng mga istasyon sa Tutuban, Divisoria at Pier 4. Kasama na pala sa 10 billion pesos para sa West Extension Project ang pagbili ng 5 bagong train set para sa LRT Line 2 na may tig-4 na train cars. So ayan guys, nandito na tayo sa may avenida kung saan nagtatagpo ang linya ng LRT Line 1 at sa taas naman yung LRT Line 2. Ayon pa sa original na plano, ang West Extension Project ay isang PPP project o public-private partnership project kung saan ang isang private company ang magtatayo sa tatlong bagong istasyon dito sa Manila, pero nabago ang plano ng Department of Transportation para sa LRT Line 2 West Extension Project at magmumula na sa gobyerno ang budget na gagamitin sa proyektong ito. At dahil dito, hindi masimulan ang proyektong West Extension dahil nga kulang sa budget. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin na inaantay ng Department of Transportation at LRTA ang ibibigay na pondo mula sa gobyerno na 8 billion pesos para masimulan na ang bidding process. Inaasahan naman ng Department of Transportation na baka this year mabigyan na sila ng pondo na 8 billion pesos para sa West Extension Project. So guys, yun pala yung dahilan kung bakit hanggang sa ngayon, ilang taon na nakaraan, hindi pa rin masimulan ang West Extension Project ng LRT Line 2 kung saan magtatayo ng tatlong bagong istasyon sa Tutuban, Divisoria at Pier 4 sa Manila. Dagdag pa niya ng isa pang bagong Cogeo Extension Project ng LRT Line 2 na kailangan din ng pondo para sa pagtatayo ng tatlo pang bagong istasyon sa Antipolo City. Magiging 6 na ang mga bagong istasyon ng LRT Line 2 kapag naitayo na ang West Extension Project sa Maynila at Cogeo East Extension Project sa Antipolo. Karoon na rin ng meeting ang Department of Transportation, LRTA, ang LGU, kasama ang DMCI Sectoral Expert and Consultants. Kung di ako nagkakamali, ang DMCI ang nagtayo ng dalawang bagong istasyon ng LRT Line 2. Kaya sila na rin ang kinonsulta ng Department of Transportation tungkol sa Cogeo East Extension Project na magtatayo din ng tatlong bagong istasyon sa Antipolo City. So guys, ngayong 2023, wala pa rin kasiguruhan at wala pa rin timeline kung kailan nga ba masisimula na itayo ang West Extension Project doon sa Manila, pati na ang Cogeo East Extension Project dahil nga sa kakulangan sa pondo. Anong masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at mag-subscribe. Thank you for watching.